kabila wala eh. Ano? Malon. So ito na ngayon yung 1.37 natin, no? Kaya makita nyo, kapal pa. Okay? So, sa experience ko sa kanya, so far okay pa rin. Makapit pa rin naman. Wala pa rin problema. Same pa din, para pa rin siyang bago. Okay, makapal pa din nga, oh. Ayan, oh. Ha? Ayan. Diba? So, ilang odometer na to? Makikita natin dito. Sa... Nasa trip A ko yun, eh. So ayan, yan ang total na nabiyahin na niya, 2,400. Kita nyo, 2,400 na yan. Pero parang wala pa rin pinagbago. Kapal, kapal pa din. Okay, tapos wala pa rin tayo. Titiigit natin, ha. Ayan. Wala pa rin siya mga crack. Okay pa din, maganda yung kain hanggang dito. Ayan, hanggang dito yung kain niya. So goods, goods na goods to. Kung anong, kung meron man akong isang naging problema sa kanya, di ba nga dahil 1.37 ito, yung, kung makapansin nyo ha, wala na yung ano ko, wala na yung white wall ko, di ba? Ayan, tinanggal ko na siya, kasi nagkaroon ako ng problema sa kanya, nagkaroon ako sa kanya ng problema, yun lang naman. Dahil nga kasi yung ano natin, yung white sidewall natin is maganda kasi yung quality noon, makapal. So pag kinakabit siya, hindi lumalapat kasi ang mugs natin, meron tong lock para dito sa gulong. May lock 'yun eh. Mapapansin niyo 'yun pag hinahangin ng puputok yung pak, puk, kaya ganun. Tangin ng putok pala niyan. Ayun. So 'yun, may parang groove sa loob to ang mugs na papasok yun sa loob, parang kakalso, parang kaya ito, ito kaya ito, ito yung goma. Pag hinanginan yung goma, magiging pak, kakalso yan, ganyan. So, airtight na ngayon yan. Ganun yun. So, nangyayari, dahil nga may white sidewall tayo, at makapal yun eh, parang mga ganyan nga kapala tayo yung white sidewall natin. So, quality yung quality nun. Hindi siya maano, hindi siya lumalapat na maigi. So, anong nangyayari, parang nakasakay sa malaking vibrator. Gumagalaw-galaw yung ano. Gumagalaw-galaw siya. Pakita ko sa inyo yung video. May pakita ko sa inyo yung video ngayon. Tahan-tahan lang. Ayan, oh. Okay. Di pa, pre. Sa kabila, wala eh. Malon. So yun, nakita niyo yung video, ganun yung experience ko sa kanya. Parang siyang, parang ano, parang yung gulong mo ano, may ang tawag yun, parang bengkong yung gulong mo ngayon. Kasi nga, hindi pantay yung ano, hindi pantay yung lapat ng gulong. May part na nakaumbok, may part na hindi. So para kang alam mo yung dumadaan sa mga ano, sa mga kalsada yung may mga strip na ganun. Para kang dumaan sa ganun na mas maliliit. So ayun, napansin ko na siya nung mga siguro 2 days. Sabi ko parang nagagaganyan yung motor. Pero hindi ko nga pinansin, akala ko kung ano-ano lang. Pero nararamdaman ko na siya. Tapos naisip ko nga, malamang ano nga to sa gulong sa likod. So yun, nag-ride kami, tapos sabi ng tropa, bakit ganun yung gulong ko daw, gumagalong-galong daw yung gulong ko. So yun, pinatanggal ko. So basically yun lang naman yung naranasan ko dito na problema. So hindi na siya naka white sidewall, kung mapapansin nyo. Kaya pala marami nagtatanong sa akin, ano daw gulong ko. Hindi ko ako nagpalit, ito pa rin, B-rubber pa rin na 13070. At okay na okay sa akin, approve na approve, maganda pa din. Walang binagbago sa performance. Tsaka kapal talaga, oh. Parang hindi pa gamit. Oh. Kapal pa din. Oh, 'di ba? Kapit pa. Okay? So, 'yun lang naman. Kung gusto niyo umorder nito,
Di ko alam kung meron na to available na or magkakaroon pa lang or sa February. Di ko pa na-update kasi si Motocorn. Di pa ako nakapagtanong sa kanya kung ano kung kailan magkakaroon. Pero goods na goods pa din after 2,400. At nga pala yung isa dating binigay sa akin ni Motocorn na 110-90-10 na ginamit ko yun ng mga siguro 5,000 ata or 6,000 odometer. Okay pa rin, andyan pa rin sa akin. Okay na okay pa din, makapal pa din. So ito yung B rubber natin na 110-90-10 galing din kay Motocorn ito. 7,000 ata tinakbo nito. Ah, 7,000. Ano, okay pa din, oh. Medyo manuipis nga lang, syempre. Kasi lagi may bigat yung dala ko, pero okay pa din. Usable pa, kumbaga. Diba? Ayan, oh. Ayos pa, eh. So, gagawin ko sa kanya, spare tire ko na lang. Tapos, buhay pa nga din dito yung ano ko, eh. Ito pa nga yung ano ko, stock ko. Buhay na buhay pa. So, yun, mga stock natin na lang to. Kung sakasakali magkaroon ng emergency, tapos wala tayong budget, edi yan. Diba? So, yun. Sobrang ayos, maganda yung quality ni B-Rubber. Nice. So, yun. So, kung tatanungin natin, verdict natin dito sa 130-70-10, okay na okay. Hindi nagbago yung performance, maganda, makapit. Ayun, yun nga lang. Hindi ko malagyan ng white sidewall. Di ko alam kung ganun din sa mga 120-70, ah, yung may para gumaganong ganun. Pero dito sa 130-70-10, ayun, hindi ko nga mailagay. Pero may gagawin ako dito. Susunod na vlog para magmukha pa rin siyang white sidewall. Okay? Okay mga kanoo. So, yun lang. Request, small request. Dalaw naman kayo sa page ko. Sa Mark Motofood vlog page ko. Na sa FB. Ayan. So, paki-follow na lang. Okay? So, kung bago ko pala sa YouTube channel ko, huwag mo kakalimutan mag-like, share, comment, and subscribe. At hit nyo na rin yung notification bell. Kung gusto nyong umorder, okay? Kung gusto nyong umorder ng mga gulong, maraming sizes si Motocorn. Pwede kayo pumunta sa Facebook page niya. Chat nyo lang siya doon. At hasagot naman yan. As kumustahin nyo na rin yung 130-70 kung kailan magkakaroon, okay? So, yun. Crash Guard. Dipol Motors. Okay? So, yun. Paano mga kano? Kung bago pala sa channel ko, huwag mo kakalimutan mag-like, share, comment, and subscribe. At hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo, okay? Paano mga kano? Ciao!